Bago po tayo magsimula, muli po inaanyayahan ko kayo na sumali sa aking Facebook group. Makikita nyo po ang aking Facebook group dyan po sa ating description. I-click nyo lang po ito upang mapuntahan nyo po ang aking Facebook group. Yun lamang po at sisimulan na natin ang kwento ng ganti ng Batang Albularyo. Sa pagsapit ng bukas, panibagong buhay, panibagong hamon na naman ang aking haharapin. Una sa lahat, ako ay nag-iisa sa bahay ng aking mga magulang. Dito, wala ni kahit na anong pwedeng pagkakitahan. Mabuti na lamang ay medyo may kaluwangan ang lupa ng aking mga magulang. Nagtanim ako ng mga pwedeng pakikinabangan na kung sakaling hindi ito mamamatay, ay pwede kong kainin. Sa aking pag-iisa, heto pa rin ang pagsubok araw-araw dahil may mga taong pumupunta sa bahay at kinakamusta pa yung aking mga magulang. Sa layo kasi ng distansya sa mga bahay sa amin, hindi alam ng ibang mga tao yung nangyari sa aming pamilya. Isang araw, pumunta ako ng palengke upang maghanap ng sideline at baka sakaling makabili man lang ako ng bigas. Habang ako ay naglalakad, nabangga ako ng isang tao. Nung mabangga niya ako, ang wika niya sa akin, "Bata, mag-iingat ka. Itago mo yung suot mo. Nakakasilaw." "Bakit po? Inaano ko po ba kayo?" Tumitingin lang ng masama sa akin yung lalaki, tapos umalis na ito. Nakita ko si Manong Berto, yung kumpare ng tatay ko. "Manong Berto, magandang araw po." "Magandang araw naman sa'yo. Oh, Greg, di ba nangyari sa nanay tatay mo?" Yun po eh. Sa kasamaang palad po, wala na po sila." "Ah, ganun ba? Nabalitaan ko nga yung nangyari sa magulang mo. Saan ka pupunta?" "Dito lang po sa palengke, nag-iikot-ikot. Baka po sakaling makakita ng sideline nang may pambili po ako ng bigas." "Ah, ganun ba? Tama-tama. Meron akong ipapagawa sa'yo." "Ano po yun?" "Eh, yung boy ko kasi hindi pumasok eh. Magdadad ka na lang muna ng karne kapag merong bibili, ha?" "Ah, talaga po?" "Oo naman." Habang ako ay nagtatadtad ng karne ng mga bumibili, napansin ko yung isang matanda na masama ang titig sa akin. Yung matanda na ito ay hindi naman customer, bali nasa likuran siya ng customer. "Ah, kuya, ito na po yung binibili nyo." Pag-alis ng customer, yung matanda na yun ay andoon pa rin. Nanlilisik ang mga mata nito na tila ba may gustong gawing masama sa akin. "Bakit po? Ano pong problema po ninyo? Bakit po ganyan kayo makatingin sa akin?" "Wala. Nakita ko kasi. Bago ka lang dito, bata." "Opo eh. Ngayon lang po ako magtatrabaho dito. Bibili po ba kayo, Lola?" "Sa totoo lang, Commander, habang kuusap ko yung matanda, yung suot ko na bato ng omo ay sobrang init. Hindi lang yun, yung gabay ko ay nagsasalita. Sinasabi nun na lubhang napakadelikado ng matanda sa aking harapan dahil sa mga oras daw na ito ay meron siyang inuusal na pangbasag ng mutya. Sinabi ko sa matanda na baka pwedeng umalis na siya kung hindi siya bibili. Siya nga pala, Commander. Meron po akong mutya ng lupa sa katawan. Yung mutya ng lupa na ito ay iniwanan ng ermitanyo sa kanyang bahay. Habang tangan ko ito, hindi ko pa alam kung paano ito gamitin. Nakalagay po ito sa isang bote at sa bote na yun, may nakasingit na isang papel. Sa aking palagay, yung mga nakasingit na papel doon at yung nakasulat dito,
ito yung tamang dasal upang mapagana yung mutya ng lupa. Lola, kung hindi po kayo bibili, baka naman ho po pwede na lumilihis-lihis po kayo ng konti kasi nahaharangan nyo po yung bibili. Matapos nun ay umalis na yung matanda. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, sinabi sa akin ni Manong Berto na ako ay umuwi na. Binigyan niya ako ng 3 kilong karne, tapos ng pera. Masayang masaya ako habang papauwi ako sa amin. Medyo may kalayuan nga lang yung bahay namin nang dahil doon, inabot na ako ng paglubog ng araw bago ko ito marating. Pagdating ko sa bahay, nilaga ko agad yung binigay sa aking karne ni Manong Berto. Habang nilalaga ko ito, andoon ako sa labas. Tinitignan ko lang ang paligid. Hindi nagtagal, Commander, yung matanda na nakita ko sa palengke, siya yung naglalakad papunta sa akin. Bakit kaya sinundan ako ng matandang to? Ano kaya ang gusto niya mangyari? Wika ko. Nung malapit na sa akin yung matanda, muli kong narinig yung gabay ko. Ang wika nito sa akin, yung matandang ito ay malaki ang pagnanasa na ako daw ay kitilan ng buhay. Siyempre, Commander, hindi naman ako papayag ng ganun na lang. Bago pa siya makapasok sa aming bakuran, sinalubong ko na yung matanda. Ang wika ko sa kanya, Lola, masama pala balak mo sa akin, ano? Lola, baka naman ho pwedeng magbago na po kayo. Ang tanda-tandaan nyo na po eh. Bata, hindi mo alam ang sinasabi mo. Paanong hindi, Lola? Bata, kaya kita sinundan. Batid ko na ikaw ang taong makakatulong sa akin. Meron akong malubhang karamdaman, bata. At ito ay gusto kong mawala sa aking pagkatao. Ano po yun? Pwede ba akong pumasok sa bahay mo, bata? Hindi po pwede. Sabihin niyo po muna sa akin kung ano po yung sakit niyo. Ay, bata, pakinggan mo ang aking sasabihin. Sana naman ay maunawaan mo ako at huwag mo ako basta huhusgahan. Hindi kita aanuhin at hindi kita lalabanan kung sakaling ikaw ay merong gagawin. Makinig ka, iho. Hindi ba ikaw si Greg? Opo, paano niyo po nalaman? Greg, matunog ang pangalan mo sa aming mga nasahanay ng kaliwa. Sa aking palagay, ikaw na ang batang makakatulong sa akin. Bata, aaminin ko sa'yo na ako ay isang mangkukulam na kung tutuusin ay nasa antas na ng 5 kapangyarihan. Ngayon, bata, kaya ako lumapit sa'yo. Ang gusto ko, bata, maging normal na tao. Anong ibig niyo pong sabihin, Lola? Ang ibig kong sabihin, bata, gusto kong tanggalin mo ang pagiging mangkukulam ko sa kahit na anong paraan. Lola, mahirap po yung sinasabi niyo. Wala po akong kakayanan para po sa mga ganyan. Meron. Alam ko, bata, meron. Yan lamang ay hindi mo pa nadidiskubre sa iyong sarili. Yung ermitanyo na kasama mo noon, ito ay napakalakas at meron siyang kakayanan na tanggalin ang pagiging mangkukulam ng isang tao. Hindi ba niya na ituro sa'yo? Ay, hindi po eh, kasi bigla pong binawian ng buhay yung ermitanyo. Oh, huwag kang iiyak, bata. Hindi ko po kasi mapigilan eh. Pasensya ka na, bata. Sige,
Kung hindi mo pa ako kayang pagalingin siya ngayon, babalikan kita kahit sabihing 10 taon pa ang lumipas. Eh Lola, buhay pa po ba kayo ng mga ganung panahon? Buhay pa ako habang wala akong nakakatapat na malakas na albularyo. Habang ganito ang aking kalagayan sa buhay, hindi ako maaaring tumigil sa pagkitil ng buhay ng mga inosyenteng tao dahil ito ang aking kinabubuhay at ikinatutuwa ito ng aming Panginoon. Lola, sige po, bumalik na lang po kayo siguro sa 1 linggo. Pag-aaralan ko po muna yung sinasabi nyo. Sige. Nung magpaalam ito sa akin, gulat na gulat ako dahil tila ba bigla siyang naging invisible sa aking paningin. Totoo, Commander, na wala siyang bigla sa aking harapan. Iniisip ko, paano ko kaya pagagalingin yung matanda, yung tipong aalisin ko, yung pagiging mangkukulam niya? Nang dahil doon, mas lalo ako naging interesado na pag-aralan yung iba pang mga gamit na iniwan ng ermitanyo. Pagbalik ko ng bahay, yung niluluto ko ay luto na nang dahil sa wala naman ako noon nabili ng mga pampalasa kung hindi asin lang. Madali ko itong kinain. Tapos ang pinagtatakahan ko, Commander, habang ako ay kumakain sa lamesa, sa harapan ng mesa ay tila ba naaaninag ko yung kaluluwa ng ermitanyo. At hindi pala ito isang ilusyon, Commander, dahil totoo na yung kaluluwa ng ermitanyo ay nasa harapan ko. Tay? Tatay? Kayo po ba yan? Ano po nangyari? Bakit niyo po ako biglang iniwan? Wika ko sa ermitanyo. Nakatingin lang ito sa akin tapos nakangiti. Maya-maya pa nagsalita yung kaluluwa ng ermitanyo. Utoy, ipagpatawad mo kung hindi na ako bumalik. Naririto ako dahil gusto kong sabihin sa iyo, Utoy, na ang aking espada ay kukunin ko sa iyo. Nung sabihin niya sa akin yun, narinig kong muli sa aking isipan yung gabay ng umo. Sinasabi nito na yung kaluluwa na nasa harapan ko ay hindi tunay na ermitanyo. Isa daw itong demonyo na nagpapanggap na kaluluwa ng ermitanyo. Utoy, akin na. Ibigay mo ito sa akin ngayon dahil kailangan ko yan. Habang ako ay nasa ilalim ng lupa, kailangan ko ito upang magamit ko pang laban sa demonyo at nang sa ganun, hindi niya na ako tuluyan pang masundan. Yun yung mga salitang binibitawan niya sa akin. Napaisip tuloy ako na sobrang galing manlin lang ng demonyo. Ayoko! Hindi ko to ibibigay sa iyo. Bakit hindi mo ibibigay? Ako ang may-ari niyan. Alalahanin mo, Utoy. Kailangan mong isoli yan dahil pag hindi mo isinole, ikaw ay hindi magiging tapat na alagad ng ama. At may gana ka pang sabihin yung ama? Bakit? Akala mo naniniwala ako sa'yo? Alam ko na hindi ikaw yan. Ginagaya mo pa yung mukha ng naerontanyo. Nung sabihin ko yun, Commander, natawa yung kaluluwa na kamukha ng ermitanyo. Magaling! Magaling kang bata ka. Akala ko mauutakan na kita. Pero hindi pala. Sabi ko na nga, be, ginagaya mo lang yung mukha ng ermitanyo para ibigay ko sa ito. Hindi ako naniniwala talaga nung una pa lang na ikaw yung ermitanyo. Mula sa pagiging ermitanyo na kaluluwa,
Nung tumawa ito ay biglang nagbago ang itsura niya. Tapos, kung kanina ay mukha siyang kaluluwa ngayon, isa siyang ganap na demonyo na pwede mong hawakan. Lumayas ka na, demonyo! Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi mo nga ako napas lang eh. Mahal pa rin ako ng Panginoon. Dininig niya ang aking panalangin. Bata, huwag kang masyadong kampante sa iyong Panginoon. Dahil habang nakatapak ka sa lupa, paghaharian namin ang lupa at lahat gagawin namin upang ikaw ay aming makuha. Tignan mo yung walang kwentang ermetanyo sa tinagal-tagal ng panahon na pamumuhay niya rito. Sa akin din siya babagsak dahil nalin lang ko siya. Mag-iingat ka, bata. Hindi mo alam ang lahat ng pangyayari sa mundo. Lumayas ka na! Baka mabuisit mo pa ako eh. Napakaiyakin mo talagang bata ka. Bagay lang sa'yo na huwag ka munang kunin at titignan ko kung gaano ba itatagal ng buhay mo habang ikaw ay nililin lang ko, bata. Matapos nun, nawala na yung demonyo sa aking harapan. Nawala na ko ng gana sa pagkain. Itinabi ko na lang ito. Kinabukasan, inisip ko na pumunta muna sa kagubatan upang kumuha ng kahoy. Medyo madilim pa rin naman nung mga oras na ito dahil 4:30 pa lang ng madaling araw. Ito pa, Commander, ang isa sa pinagtatakahan ko. Habang tinatahak ko yung napakadilim na daan, yung paningin ko ay tila ba maliwanag na kung susumahin, parang style tanghali ito sa paningin ko. Ang ibig sabihin, Commander, nakakakita ako sa dilim. At hindi lang yun, tumatalas ang aking pang-amoy. Tapos, ang lakas ng aking pandinig. Habang tinatahak ko ang kagubatan, nakarinig ako ng isang napakalakas na sigaw ng babae. Alam ko sa sarili ko na yung sigaw na ito ay nangangailangan ng tulong. Madali kong tinungo kung saan nanggagaling yung sigaw. Nung makita ko kung saan ito nagmumula, may isang babaeng nakaluhod sa gitna, tapos pinapaikutan ng apat na kalalakihan. Hoy! Anong ginagawa niyo sa babae? Bitawan niyo siya! Wika ko. Sumagot naman dito yung isa at ang sabi nun, mga pare! Tignan nyo, may kutong lupa! Tawa sila ng tawa habang dinuduro ako. Kutong lupa ang tawag nila sa akin. Bitawan nyo siya kung ayaw nyong ako ang makalaban nyo. Nung sabihin ko ito, mas lalo silang tumawa ng malakas. Tapos yung isa, lumapit sa akin. Bago siya makalapit sa akin, amoy na amoy ko yung napakabaho niyang katawan. Nung mga oras na ito, alam ko na hindi sila basta tao dahil ang mga ito ay mga aswang. Hoy bata, ang tapang mo. Anong gusto mong palabasin, bata? Ha? Gusto mong maging isang tagapagligtas? Nababaliw ka na ba? Huwag mong ipagmamalaki sa akin yung hawak mong mutya, bata, dahil kaya kong basagin yan ngayon din. Eh, di subukan mo! Matapang na sinasagot ko yung mga kalalakihan na ito nung makita nilang hugutin ko yung aking espada sa tagiliran. Biglang nagtatakbo yung isang lalaki na malapit sa akin. Yung isa naman nagtatakbo din na iwan na lang yung dalawa. Nung lapitan ko pa yung dalawa, bigla rin silang nagtatakbo. Tapos kitang kita ko na nagkaroon sila ng pakpak tapos lumipad. Kinausap ko yung babae
na sa aking palagay ay mas matanda ito sa akin ng 5 taon. Siya ay dalaga na habang ako ay medyo bata-bata pa. Ate, okay ka lang po ba ate? Pagtingin sa akin ng babae, gulat na gulat ako dahil napakaganda niya. Ayos lang ako. Maraming salamat ha. Ate, ako nga pala si Greg. Ikaw, anong pangalan mo? Ako nga pala si Joy. Bakit ka po ba hinahabol ng mga yon? Ano po bang kasalanan nyo sa kanila? Tsaka, ganitong oras naglalakad po kayo. Saan po ba kayo pupunta? Greg, kasi inuutusan ako ng magulang ko na bumili sa bayan. Nagkataon namang may sakit yung tatay at nanay ko, kaya ako na lang ang pupunta dahil ako ang panganay. Saan po kayo nakatira? Doon sa kabila. Medyo malayo, 1 oras na nga ako naglalakad eh. Yung mga yun po ate, mga aswang po yun. Buti na lang po't nakita ko kayo. Kung hindi po, baka kinain na kayo ng mga yun. Yun nga yung sinasabi ng aking mga magulang, Greg, na kailangan kong mag-ingat dahil marami nga raw aswang. Salamat ha. San ka ba pupunta? Kukuha sana ako ng kahoy pero nakita kita. Siya nga pala, para makapunta ka ng ligtas sa bayan, sasamahan na kita tapos sasamahan na rin kita papauwi sa inyo. Talaga? Salamat ha. Sinamahan ko si Joy papunta sa bayan. Sa totoo lang, Commander, sa unang pagkakataon ay dito tumibok ang aking puso. Joy, ilang taon ka na ba, Joy? Ay, 17 na ako. Ikaw? Mas matanda ka lang sa akin ng konti. Siya tara, samahan na kita. Ano bang bibilihin mo, Joy? Bibili lang ako ng mga karne kasi sawa na kami sa gulay. Marami kasi kaming pananim na gulay doon sa aming bahay. Sige, doon tayo bumili sa kakilala ko kay Manong Berto. Mura doon yung karne. Talaga? Salamat ha. Manong Berto, magandang madaling araw po. Pabili nga po kami ng karne. Oh, sino tong kasama mo, Greg? Mukhang meron ka na yatang asawa. Ay hindi po, kaibigan ko lang po si Joy. Pabili po kami ng karne. Kaibigan? Sigurado ka pag kinasal ka dapat ninong ako ah. Naku, si Manong Berto talaga palabiro. Bumili yung babae ng 1 kilong karne, 1 kilong isda. Matapos nun ay bumalik na kami sa kanila. Bago sumikat ang araw, narating na namin yung bahay nila Joy. Bumungad sa akin yung 1 matandang lalaki at matandang babae. Anak, sino yung kasama mo? Halika! Halika rito, anak! Kinuha ng matandang lalaki si Joy habang hawak nito yung mahabang itak at itinututok sa akin. Pinipigilan ni Joy yung matanda. Sinasabi nun na yung kasama niyang bata ay kaibigan niya. Ang katunayan nga noon, sinasabi din ni Joy na ako ang nakatulong sa kanya. Pero yung matanda, tila ba hindi ito naniniwala dahil yung hawak niyang matulis na itak ay talagang dinuduro-duro niya sa akin. Alolo, bakit naman po ginaganyan niyo ako? Wala naman po akong ginagawang masama po sa inyo. Hindi! Sino ka? Ha? Aswang ka, no? Aswang ka! Hindi po. Normal na tao rin po ako kagaya niyo. Binaba ng matanda yung hawak niyang itak. Tapos kinausap niya ako ng maayos at pinapasok sa bahay. Lola? Lolo, siya nga po pala si Greg, kaibigan ko. Kung di po dahil sa kanya, baka nakain na po ako ng mga aswang. Hinarang po ako ng mga aswang kanina eh. Ganun ba? Ipagpatawad mo iho kung napagkamalan pa kitang aswang. Alam mo kasi dito sa aming lugar mahirap magtiwala eh. Ayos lang po yun, Lolo. Ako nga po pala si Greg. Kayo po, ano pong pangalan nyo? Ako si Indo. Indo ang pangalan ko.
apo ko lang itong si Joy dahil yung mga magulang niya wala na. Asan po yung mga magulang ni Joy? Ay, kakahiyaman sabihin iho, itong magulang ni Joy, maliit pa lamang siya wala na, pumanaw na. Bakit po? Greg, huwag mo na lang itanong. siya nga pala. Lolo, lola, magpapainit lang po ako ng tubig para makapagkape. Sige, apo. Dito ko nalaman, Commander, na parehas pala kami ni Joy na yung magulang niya ay kinuha ng mga aswang. Bali, ganito po yung naging kwento ng lolo. Iho, noong araw, itong si Joy ay wala pang kaalam-alam sa mundo. Yung mga magulang ni Joy ay nagsakripisyo upang hindi siya makuha ng mga aswang. Bakit naman po, lolo? Kasi yung mga magulang ni Joy ay kinuha ng mga aswang. Sa kagustuhan nilang wag makuha yung bata, pinabayaan nila ang kanilang sarili. Nakakalungkot naman po. Alam niyo po ba? Ganyan din po nangyari sa magulang ko. Kaya nga parehas na parehas kayo ni Joy. Siya nga pala iho, hindi na kami magtatagal sa lugar na ito. Sa isang linggo ay lilipat na kami sa bayan. Mahirap na manirahan dito, halos gabi-gabi na lang. Dinadalaw kami ng mga aswang. Mukhang gustong kunin ng mga ito si Joy. Pwede po ba ako magpalipas ng gabi rito? Hindi pwede, kasi iho, delikado. Kung maaari ay makakauwi ka na kahit mamayang tanghali. Napilit ko yung matanda na dito na muna ako tumuloy kahit isang gabi. Sinabi ko rin sa kanya na takot sa akin yung mga aswang. Ipinakita ko sa kanya yung nakasukbit sa aking tagiliran na espada. Nung makita niya ito ay nang lalaki ang mga mata niya. Alam niya pala ang ibig sabihin ng mga nakasulat doon. Sinabi niya sa akin kung saan ko raw ba ito nakuha. Dahil sa kanyang pagkakaalam, isang tao lang daw ang nagmamay-ari nito. Iho, nakuha mo to sa ermitanyo, no? Opo, paano niyo po nalaman? Yung ermitanyo na ito ay kilala ko. Kaibigan ko siya, kaya nga lang matagal na kaming hindi nagkikita . Nasaan na ba siya ngayon? Wala na po. Pumanaw na po. Para hindi ako maiyak sa kanilang harapan, sinabi ko na lang na yung matandang ermitanyo ay pumanaw na. Hindi ko na dinetalye sa kanila ang buong pangyayari dahil nga maiiyak na naman ako. Pagsapit ng dilim, bandang alas 8 ng gabi, totoo nga yung sinasabi ng matanda na halos gabi-gabi na lang ay dinadalaw sila ng mga aswang. Biglang kumalabog yung bubong nila na gawa lamang sa kugon. Kahit sabihin kugon lang ito, rinig na rinig ko yung pagkalabog tapos yung gumagapang doon. Joy, apo, dito ka. Halika rito, huwag kayong lalabas. Andiyan na naman yung mga aswang. Lumabas ako ng bahay. Matapos nun ay nagsisigaw ako. Alam kong may aso ang dyan! Labanan niyo ako! Wika ako. Nakita ko yung aswang sa itaas ng bubong. Talaga namang napakapangit ng mukha niya. Bumaba ito sa lupa tapos nagwika sa akin ng bata. Hoy, kapangit mo. Lumalaki pa yung bunganga mo, nakakadiri. Peh! Pinangduran ko yung aswang sa kanyang harapan. Nagalit ito sa akin at mabilis niya akong sinugod. Pero bago siya makalapit sa akin, inundayan ko siya ng hawak kong espada at nahati yung kanyang mga pakpak. Gumaganon yung aswang habang nanginginig sa galit. Tumatagas din yung mga dugo niya mula sa kanyang pakpak. Joy,
Lolo, lola, lumabas po kayo dyan. Yung aswang po, napatay ko na. Wika ko. Mabilis na lumabas yung matanda, dala nito yung matulis niyang gulok. Nung makita niyang nakabagsak sa lupa yung aswang, madali niyang tinagpas ang ulo nito. Sa unang pagkakataon, ngayon pa lamang daw siya nakapas lang ng aswang. Galit na galit yung matanda kahit pugot na ang ulo nito, hindi niya tinigilan hanggang sa tinadad niya yung katawan ng aswang. Iho, maraming salamat iho. Sa wakas ay nakapas lang din ako ng aswang. Halika, tulungan mo akong maghukay at ibaon natin ito. Sige po. Bago namin ibaon yung tadtad na katawan ng aswang, sinunog namin ito sa isang tumpok na kahoy. Nang sa ganun, yung kanyang katawan ay hindi na babaho habang nakabaon sa lupa. Kita ko sa mukha ng matanda yung tuwa at sinasabi niyang naipaghiganti niya na yung mga magulang ni Joy. Kinabukasan ng umaga, nagpaalam na ako at sinabi rin ng matanda na kung sakaling magkikita kami sa susunod, malamang doon na sa bayan. Dahil daw sa ginawa niya, malamang na hindi sila patutulugin ng aswang gabi-gabi. At ang masama pa nito, baka hindi lang pagpapatulog, baka talagang kunin sila at kainin. Hindi na raw kasi sila pwedeng magtagal dito sa lugar na ito, dahil yung ginawa niya ay lubhang napakadelikado. Lumipas ang isang linggo at heto na yung matandang mangkukulam. Nais niyang magpagamot sa akin. Iho, magandang araw sa'yo. Nandito na ako, hindi na ako makapag-antay pa. Nais kong tanggalin mo ang sumpa sa aking katawan. Lola, pasensya na po kasi hindi ko pa po napag-aaralan. Hindi pa de! Ikaw ang taong pwedeng tumulong sa akin. Naiinip na ako. Ayoko ng ganitong buhay, matanda na ako. Lola, wag naman po kayong nagagalit eh. Paano nga pong gagawin ko kung hindi ko pa kaya? Maraming sinabi yung matanda na kung ano-ano. Nabibingi na ako sa mga sinasabi niya. Habang nagtatatalak yung matanda doon, mas nangibabaw sa aking isipan yung sinasabi ng aking gabay. Ang sabi nun, yung matanda na ito, sige, pagalingin mo na yung hawak mong halamang gamot na kinuha nyo ng ermitanyo. Tadtarin mo ito tsaka mo lagyan ng mga langis na galing sa bao na walang mata. Hindi lang yun, bago ko daw ito ipainom sa kanya, kailangan daw ay alayan ko ito ng mga sagradong dasal. At yung sagradong dasal na ito, ito ay kanyang sasambitin sa akin habang sasambitin ko rin ito at iihip ko sa langis. At ganun nga ang ginawa ko, Commander. Maghapon kong pinag-antay yung matanda dahil naghanap pa ako ng inyog na merong bao na walang mata. Pagsapit ng takip silim, heto na at ipinainom ko na sa matanda. Malaki ang pag-asa ko na mawawala ang pagiging mangkukulam sa kanyang pagkatao. Kaya lang, Commander, ang nakakalungkot. Imbis na gumaling yung matandang mangkukulam, natuluyan po ito. Namatay siya sa aking harapan. Kasi nung ipainom ko ito sa kanya, bumagsak yung kanyang katawan tapos nagkikikisay. Hindi lang yun, bumubula ang kanyang labi. Tapos kitang-kita ko na mula sa kanyang katawan ay bumangon ang kanyang kaluluwa. Ang pinagtatakahan ko, Commander, yung kaluluwa niya ay kulay itim. Teka! Lola! Gumising po kayo, Lola! Ginigising ko yung matanda dahil talagang hindi ako makapaniwala na ako mismo ang kumitil sa buhay ng matandang mangkukulam. Yung kaluluwa na bumangon mula sa kanyang katawan, mabilis itong lumabas sa bahay. Sinabi ng aking gabay sa aking isipan na huwag ko raw sisihin ang aking sarili
dahil tama lang naman daw yung ginawa ko na halamang gamot upang ipangpagaling sa kanya. Kaya nga lang daw ang may kasalanan nun, walang iba kung hindi yung sarili niya. Tapos nung mga oras na ito may nakatingin pala sa amin na isang demonyo, kinukontra daw ng demonyo yung ginagawa ko. Labis akong nalungkot, Commander, dahil sa ito ang kauna-unahan kong pasyente ay namatay pa sa aking mga palad. Ayaw kong sisihin ang aking gabay dahil sa aking palagay tama yung ginawa niya. At ang katotohanan ng pagkamatay ng matandang mangkukulam, walang iba kung hindi yung kanyang sarili dahil hindi niya na pala pwedeng takasan yung mga ganun dahil ang kanyang kaluluwa ay nakasanla na sa impyerno. Sobrang lungkot ko, halos isang linggo ko itong iniiyakan. Opo, Commander, iyakin ako nung bata ako, pero ngayon, ayos na po ako. Isang araw, napagpasyahan ko na pumunta sa bayan na baka sakaling makita ko si Joy. Napakaswerte ko nung mga araw na ito dahil nakita ko si Joy na nakatayo sa isang gilid. Tapos sa tabi niya ay merong maliit na bangkito at may nakalagay na bilao. Nagtitinda pala siya ng mga puto. Joy? Joy, ikaw ba yan? Sabi ko. Uy, Greg! Ikaw pala yan, Greg. Halika! Mayroon akong mga tinitindang puto. Baka gusto mong tikman. Ay naku, wag na. Nakakahiya naman. Saka, baka malugi yung paninda mo. Hindi. Sige na, tikman mo. Tinikman ko yung puto. Napakasarap nito. Habang kinakain ko ito at nakasalpak ako sa lupa, merong dalawang lalaking lumapit sa amin. Nung mapatingin ako sa kanila, kitang-kita ko yung itsura nila na tila galit na galit ito sa akin. Hoy bata, buti ka pa. Nabigyan na ng puto nitong magandang binibini. Magandang binibini, bigyan mo ko ng puto. Ay kuya, binibenta ko po yan. Hindi ko po yan pinamimigay. Bakit binibini? Bakit itong batang ito binigyan mo? Kami hindi mo kami bibigyan? Sumagot naman dito yung isa pa niyang kasama. Ang sabi nito. Oo nga. Bakit kami hindi mo kami bibigyan? Aba, kailangan mong magbigay sa amin bilang protection mo. Sumagot naman ako sa dalawang lalaki na ito. Hoy! Kapal lang mukha nyo, lalaki ng mga katawan nyo, bakit hindi kayo maghanap buhay? Nangungutong pa kayo? Ano, mga pulis ba kayo? Aba, itong batang ito. Bibit-bitin kita tsaka kita itatapon sa ilog eh. Makita mo. Sandali lang kuya, huwag nyo namang pag-initan ng ulo yung kaibigan ko. Eh sige po ito, kunin nyo na po yung dalawang puto. Mabuti naman, tara. Sinabi ko kay Joy, bakit kailangan niyang magpadala sa takot sa mga ito? Handa ko naman sana siyang ipagtanggol. Joy, bakit mo naman binigay doon yung mga puto mo? Eh, paano na yan? Wala ka nang kikitain. Okay lang yun, Greg. Alam mo, ganun talaga yung mga yun araw-araw. Pero mababait yun. Hindi naman nila ako sinasaktan. Sa totoo nga niyan eh, nung isang araw, merong lukulukong baliw dito. Eh, gusto ba naman akong ripin? O tapos, ano nangyari? Eh, yun, binitbit ng dalawang mama na yun. Ah, mabait naman pala sila. Akala ko kasi mga masasama ang ugali. Tignan mo naman, nakakatakot yung itsura eh. Oo nga eh, hayaan mo na lang. Okay, napakaganda ng part na ito. Kaya lang, walang masyadong action ano, pero ayos lang yan. Naniniwala ko na yung iba pang karanasan ni Kuya Greg hanggang paglaki niya, baka sakaling mabasa po natin, o, diba? Swerte natin dahil tayo po ang napili niya na sulatan ng kanyang mga karanasan. Okay, maraming salamat po sa iyo, Kuya Greg. At siya nga pala, gustong gusto po ng aking mga tagapakinig yung kwento mo. Salamat po. Ngayon po, babatiin ko na po kayong lahat. Okay, binabati ko po si Nestor Bauyon, Mary June Maglantay, Erida Magdolot, Sender Paruelo, Rolando Gutierrez from Nueva Ecija, ayun, Lupet, Nante Bruna,
Randy Abreya ba yun? Jose Maria Nelson Cortez, Christian Dolot, Florencia de Guzman, Ana Ponaki, Roger Eugenio, Lemuel Llaneta, Jenny B. Barrientos and Josephine Barrientos, Larom Yoladap, ano ba yung baligtad? Julius L. Gamaru Ardi, Erika Tan, Bong Gonzales, Rose Binwag, Ramon Chua, David Diaz Jr., Junces Mundo, Leyela, Jazz Joan, Ariel Ponates, Divine De La Torre, Nick Antenor, Jorni Acub, Katkat Relucio, Gilbert Aranyes, Rowena Ancheta, Omar Lakap, Catherine Tamula, Tolitz Asiyoche, sino pa ba? Joyce Panyes, Weng Javier, Warren Kiyason, Janly Cati, Leo Urbano S. Nardo Talon, Norby Dorion, Heta Quini, 07, Jan Moises, Sandy 07, Libretang Itim, oy, palagay ko narrator din to si Libretang Itim, okay. Love and Sadness, Chito Bautista, Rosalie Manangan, Robert Vicencio, Ariel Ramirez, Salve Milagracia, Tolitz Asiyoche, Bless Nabaha, Dennis Grande, Saddam Hossein, Jeff Ortiz from Tondo, Manila, Jaynard Francisco, Romil Gonzales, Abilia Marhay, Russell Drilon, Gilbert Castino Jr., Charlene Gumansing, Roger Weiss, Sparrow 21, Belinda Ortiz, Ernesto Portin, Ray Gonzales, Julius Tade, Maya Lori, at sino pa ba? Si Bro Jetro Payne. Okay, maraming salamat po sa tumatangkilik sa aking maliit na channel. Sa loob po ng kulang isang taon, mahigit 46,000 subscriber na po tayo. Ngayon po, inaanyayahan ko kayo na mag-comment kung ano ba ang gusto nyong susunod na kwento natin, kung kay Tari, Pamilya Rancho, o kaya itong kay, sino na ngayon, kay Captain Daniel Garobo. Tapos meron pang isa, may bagong email sa akin eh. Pili po kayo kung ano po ang gusto nyong story natin mamaya at ilalapag po natin ito. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa tumatangkilik sa mga kwento ni Commander JH. Ayan, enjoy po kayo ha. Tapos, siya nga pala, mag-join po kayo sa aking Facebook group upang minsan doon po tayo magkamustahan. Bye-bye!